OVP's 2.3 billion 2023 budget gets Senate approval. Aprobado na, mga Ochero, ang 2.3 billion ni OVP, Office of the Vice President. Everyone, welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Kung di nyo po nagagawa, no, please click subscribe. May subscribe button tayo dyan sa baba. And also, please don't forget to follow us din sa ating Facebook page, Coach Jarrett, at ang ating, what do you call this? Vlog page na Coach Jarrett Vlogs. Eh, meron din tayo nyan. So, paki-follow na rin tayo dun. Si Sendwave, mga kochero. Si Sendwave po ay isang mobile app kung saan pwedeng-pwede kayo mag-download. Pwedeng-pwede nyo i-download at pwedeng-pwede nyo pong ipadala ang inyong remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, at Ireland. At mga kakotsero, pwedeng-pwede nyo yan ipadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang banko sa Pilipinas. Paano nyo lang gagawin yan? I-download nyo lang ang Sendwave. At magrehistro kayo. At sa inyong unang padala, gamitin nyo nga yung promo code na Coach Jarrett. Ito, yan o. Ay, mali. Maling screen. Dito pala. O, yan. Then, gamitin nyo nga yung promo code na Coach Jarrett para makakuha kayo ng $10 free credit. So, mga kakotsero, pwede nyo rin actually, kung hawak nyo yung telepono nyo ngayon, pwede nyo rin i-QR code yan. Yan. Nakikita nyo yung QR code sa gilid? Yun. Iyan niyan, scan niyo yung QR code. Yun na rin yun. Diretso na yan sa inyong cellphone, mada-download niyo na yung Sendwave. So, mga kutsero, download Sendwave now, lalong-lalo na kung kayo nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain at Ireland para makapagpadala kayo sa Pilipinas nang walang remittance fees. Yun ang pinaka-importante diyan, walang remittance fees. Kaya yun, padala na mga kutsero. Lalong-lalo na ngayong Pasko. 'Di ba matagal nating pinag-uusapan yung budget ng Office of the Vice President na 2.3 billion pesos. Kinokontra to mga kotsero ng mga oposisyon. Kinontra to ng wagas. Hanggang sa huli, kinontra nila to. Okay, ano pong naganap? OVP's 2.3 billion 2023 budget get Senate approval. Aprobado na, mga kotsero. Ang 2.3 billion ni OVP, Office of the Vice President, Sara Duterte. Yan. Kasama dito, mga kotsero, yung confidential funds. Yan. 500 million confidential funds. Ito talang, kayo crappler, ha? Ang hilig nyong kumuha ng pangit na mga picture na mga hindi nyo gusto. Kaya gagawin ko rin sa inyo yan. Pag kayo, tinapi ko. Pangit din mga picture nyo. Basta yan. Okay. OVP's 2.3 billion 2023 budget gets Senate approval. Hanggang sa huli! Hanggang sa huli, mga kakotsero! Kinokontra yan at iniiyakan ng dalawang opposition senators. Yan. Pimentel to request deletion of secret intelligence funds of OP, OVP at proper time. Yun! Ah, panoorin natin, mga kotsero. Just as I manifested that I will move for the reduction in the hindi lang reduction pala in the office of the president, the deletion of the intelligence fund in the office of the president, at the proper time, I will move for the deletion of the confidential funds for the office of the vice president. Marami tayong tutunan eh, last week eh. For example, si Phil Post, dito si talala ko si Senator Tolentino po, ang chairman ng subcommittee. Phil Post needs, if I'm not mistaken, roughly the same amount. Not more than 500 million. So, and then, hindi po namin masolusyonan nung time na yon last week kung saan kukunin yung halaga to save Phil Post to pay
to reimburse Philippine Post for the expenses on franking privileges. So yun po, marami tayong natutunan nalaman last week na nangangailangan po ng funding. And nandito naman po pala may mga confidential funds na pwede namang i-let go. Actually, ang position ko po, pagbasahin natin yung definition ng confidential funds, hindi nga justifiable. Cannot be justified to be lodged under the office of the Vice President. Mr. Chairman, pwede po ba yun? Could the desire to fund the field post's needs be a reasonable justification to move for the deletion of the 500 million confidential funds of the office of the Vice President? Para I would not agree, Your Honor, because I think although field post may have a need, I think maybe we should look for other sources and not prejudice the office of the Vice President. That's the second highest official of the land. Who deserves support, our support. We should want her to succeed, irrespective of whether we agree or that person. It's the institution we're trying to uphold, Your Honor. I think with expanded operations, then I think the office deserves our support, Your Honor. I will still maintain, Mr. Chairman, that tayo naman gumawa ng mga definition ng confidential fund. Eh. Tayo rin gumawa ng definition ng confidential expenses. Eh. Per our own definition, per Congress's own definition of confidential funds, the Office of the Vice President is not entitled or should not be given confidential funds. That is my position, Mr. Chairman. Galit na galit! Gustong manakit ni Coco! Galit na galit si Coco, mga kutsero. Diba? As if may magagawa yung galit mo, diba? Hindi lang siya ang galit na galit at gustong manakit. Pati si Risa Ontiveros, ganyan din. No extraordinarily compelling reason for DepEd's 150 million confidential funds. Tuloy natin sinabi niya. I would like to follow up on some concerns I inquired about during the budget hearing last September 29. For one, the calls for the realignment of DepEd's confidential funds remain in the public discussion. I advocated then for their realignment to the IP education program, while other colleagues wanted them to be realigned to the special education program or the child protection unit. So maaari ko po bang tanungin, Mr. President, Madam Chair, kung yung said proposed confidential funds ay na-realign na nga? O may confidential fund pa rin ba ang DepEd? Kung oo, magkanong halaga at para saan po? Your Honor, may I start with the statement of the Secretary and Vice President during the hearing that she defers to the judgment of Congress to determine what to do with the confidential funds that are found in the NEP and the GAB. On that note, when we resumed session last week, I brought this to the attention of the body in caucus for the body to determine what it would like to do with the confidential funds. And there were a number of proposals on the table. So that remains for us as a body to determine, Your Honor. Since the issue of the confidential funds were raised, the DepEd was firm in its belief that they are legal, the confidential funds are legal, and that they need the fund to protect the learners. But, gaya ng napag-usapan na natin, Madam Chair, Mr. President, as expressed by the Secretary VP, they leave it to the wisdom of Congress to decide on the matter. So for the record, Madam Chair, Mr. President, I hope that our colleagues in the Senate will share the view that there are no extraordinarily compelling reasons to provide a confidential fund to the education agency. After all, Mr. President, Madam Chair, we should enable and empower school authorities to collaborate with national and local agencies to address and respond to their peace and order, law enforcement, and security needs.
Gigil na gigil kayo sa confidential funds, ah. Bakit? Palagay nyo. Okay, balikan lang natin ulit, ah, yung confidential funds. Marami yung fake news na umiikot tungkol dyan sa confidential funds na yan. Ito po, mga akotsyero, ang joint circular number 2015-01. Ibig sabihin, ito yung unang-unang joint circular ng DBM noong 2015. Guidelines on the entitlement, release, use, reporting, and audit of confidential and or intelligence funds. Para saan daw ba ang confidential funds? O, titingnan natin dito, saan ba, ano ba ang confidential funds? Refers to a lump sum amount provided as such in the GAA for for NGAs. NGAs. Ano mga NGAs? National Government Agencies. In appropriation ordinances for LGUs and in the COBs for GOCCs for their confidential expenses. National Government Agency. Kabit-kabit yan, mga kakotsyero. Refers to any department, bureau, or office of the national government or any of its branches and instrumentalities other than GOCCs and LGUs. Okay, sinabi ni Coco Pimentel, ni Senator Coco Pimentel, sinabi niya, tayo mismo ang nagsabi na ang Office of the Vice President ay hindi pwedeng bigyan ng confidential funds. Puntahan natin ngayon itong circular. Ang Office of the Vice President ba ay isang office of the national government? Yes or no? Kasi si Coco Pimentel, ang sinasabi niya, eh, hindi raw deserve, hindi deserve ng Office of the Vice President bigyan ng confidential funds dahil hindi raw, dahil sila raw mismo ang nagsabi na hindi pwedeng bigyan ng confidential funds. Eh, ano tong circular na to noong 2015? Is the Office of the Vice President an office of the national government? The answer is yes, it is. And they receive confidential funds. The answer also is a resounding yes because confidential funds refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for national government agencies. Oh, ano pa yung mga fake news na sinasabi ng mga dilawang pig CPP tungkol sa confidential funds, hindi raw ito na-audit. Eh bakit meron kang Intelligence and Confidential Fund Audit Unit na ang chairperson mismo ng COA ang tumatrabaho? Kung may audit unit ka, eh di na-audit siya. Guidelines on the grant and liquidation of cash advance for confidential funds and or intelligence funds and the audit therefore, thereof. O bago mabigyan ng pondo ang confidential fund ni OVP, anong una niyang kailangan gawin? Kumuha ng approval kay presidente. Kung na-approve ni presidente, kukuha ng approval ni secretary. Tapos may mga requirements pa, SBR, SARO, Notice of Cash Allocations, OBR, di ba? Ang daming kagawin, mga kotsero, bago ka makakuha ng budget. Liquidation, andyan din, paano nakasulat? Pwedeng i-liquidate eh. So kapag nali-liquidate, pwede mong i-audit. Kasi may mga resi-resibo yan. Ili-liquidate eh. So, anong pinagsasabi nito ni Coco Pimentel? Gusto niyang ipatanggal, ipa-delete. Actually, hindi nga remove eh, delete. Gusto niya ipa-delete sa budget at the proper time kasi alam niyang talo siya ngayon. So, babalikan niyan in the future. O ano naman tong kay Risa Ontivero? Sabi niya, walang compelling reason, wala rong dahilan para bigyan ng confidential funds ang DepEd. Wala rong compelling reason, sabi ni Ontiveros. Okay. Papakita ko sa inyo yung compelling reason. Top 18 schools, tinukoy sa NPA recruitment. Hindi pa ba compelling reason yan, Risa Ontiveros? Although this is mainly CHED, Commission on Higher Education, hindi ho ito pasok sa DepEd. Pero, hindi ho ba nag-uumpisa rin ang mga grupo
ng CPP, NPA, and NDF sa mga high schools ngayon, public high schools, kasi may senior high school na eh. Dati kasi, pag 16 mo, pag graduate mo ng 16, tungtong ka na ng college, pagdating mo ng 17, di ba? Eh ngayon, hanggang 18, nasa high school ka pa rin. So, palagay nyo ba, hindi na infiltrate yung mga high schools? Anong mga universidad ang nakitaan ng NDF activities? UP, FEU, Ateneo, UST. Ito, sigurado ako dito sa UST. Kasi, dyan ako nag-masters. At very, very active ang League of Filipino Students dyan. Very, very active yan. PLM, DLSU, UM, University of Makati, or UMAC. Ito, PUP, maano din to sa CPP, NPA, NDF. Matunog din yan. Tapos meron pa ibang minamanmanan. Kaya hindi ako magtataka, mga kakotsero, kung bakit ang UP eh medyo ingat ang mga senador pagdating sa UP. Kagabi, naipasa na yung budget ng mga ibang SUCs or state universities and colleges. Pero ipinagpaliban muna during the hearing itself. During the hearing itself, pinagpaliban muna yung sa CHED at saka UP. Ayon sa sponsor ng panukalang budget ng CHED at UP na si Senator Pia Cayetano, may ilang issue pa kasing nais maliwanagan tungkol sa scholarship program at sa UP. Hiwalay ha. Yung scholarship program, siguro ito yung issue ng CHED. Yung scholarship program. Tapos meron pang mga ibang agam-agam sa UP. Kinalkal ko yan kagabi, mga kakotsero. Kinalkal ko yan. Eto, natuklasan ko. Buti na lang nahanap ko. Napaka-ikli. Napaka-ikli nung kanyang pag-manifest. Pero buti na nakalkal ko. Game. With that in mind, as previously mentioned to the majority floor leader, we can let Director Legaspi leave. But to repeat, the budget of UP and the budget of CHED is deferred because there are other senators who have concerns. We will do our best to discuss this with both UP and CHED so that at some point tonight we can recall them and we can resolve and hopefully submit their budget, Mr. President. So we move for the deferral as mentioned and for the suspension, if I can just do the job of the majority floor leader. Yun. Dinefer siya, mga kutsero. Ibig sabihin, hindi muna pinag-usapan during that time yung issue ng UP. Pero actually, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng issue ang UP. Dahil sa mga kay Pia Cayetano, merong isang panahon, mga kutsero, pinagalitan ni Pia Cayetano si UP Chancellor. Sinabon eh. Panoorin natin yung pagsabon sa UP Chancellor. Ayan, panoorin natin. Kung ako yung Chancellor ng UP, Diyos ko, iyak na lang ako. Kasi wagas yung pagsabon sa kanya ni Pia Cayetano. There are 5 that are implementing partial face-to-face. That means 75 to 50% lang of their programs. So if they're offering 30 programs, mga 7 to 15 of those are not even going to school. And then, but in full capacity. Meaning to say, pag nagpapasok sila dun sa mga program na may pasok, 100% naman ang allowed dun sa capacity ng classroom nila. So, ibig sabihin, it's program-based. So, I also am curious, anong program yung ayaw nyong papasukin yung mga bata? Anong program yun? O, ang schools naman dito, 5 lang, kaya babanggitin ko na, UP, Cagayan State University, Northern Iloilo State University, South Cotabato State College, and Mindanao State University. So, nabanggit na rin lang dito ang UP, ang tinanong ko na naman to dun sa briefing, and correct me if I'm wrong or please update me, President Danny, has there been any change? Because you told me during the briefing that hindi nyo daw mapigilan and it's beyond your control if the LGU does not allow. Tama, yun ang sinagot nyo sa akin.
Isa po yun sa mga dahilan. Sorry, and before I proceed, before I let you reply, ang sabi nyo, may mga LGU nga na hindi pumapayag. And correct me if I'm wrong, that's why I told you to have your chancellors there. Kasama dyan ang UP Diliman sa hindi pa full face-to-face, correct? So you confirm what I'm saying? Sa Diliman po, lahat ng lab classes ay face-to-face na. But in compliance with the distance, physical distance rules being implemented by Quezon City, hindi pa rin po nagpapalit ng rules ang Quezon City government. Okay. Mr. President, sino liaison officer mo na nag-coordinate kay Mayor Joy Belmonte? Because I sent Mayor Joy Belmonte a long message and asked her, is it true that QC still has health protocols for the conduct of classes because UP is still doing blended because of QC COVID protocols daw? Sabi niya, Senator Pia, this is not true. Okay, so I will... So sino liaison officer mo? Kasi they're wasting my time. No, President Danny, not... you and I are good friends. We have gone back for so long. You were my professor, and you will not stand for a student answering you this way. Tama ba? You would not stand for it. Okay, so I'll... Tinawanan eh. Naman inaabalan niyo yung oras ko. Sinabi ko na sa inyo nung hearing, siguraduhin niyo yung sagot niyo sa akin, and I gave you a chance. I don't know about the text of Joy Belmonte. It is true that hindi naman nila pinagbabawal yung face-to-face. Pero sa aking pagkakaalam, hindi pa nila nililift yung physical distancing doon sa loob ng kwarto. So I will have to tell her, call her, o inilift na ba ninyo yung physical distancing inside the classroom? My challenge remains, you want budget? Show me that you're making an effort to do the most basic. Allow the students to have face-to-face classes. Show me that you're making that effort. Because otherwise, I'll focus my efforts where they're more appreciated. I am very open to changes and innovations in the way we teach, in the way we educate. Pero wag nating dagawing dahilan ng COVID, which is still the excuse being given when I see this 75 capacity, 50% capacity. Hindi yun ang issue eh. Medyo ano yung sagot nung presidente. Medyo off topic. Kasi ang issue ni Pia Cayetano is yung pagpasok ng mga bata. Pagpasok. Kasi ang sabi ng UP, pinapayagan lang daw nila ang full 100% on certain courses. At sa iba, hindi nila pinapayagan. Tapos, ang naging dahilan is, ang naging excuse nila is, dahil daw sa QC government, dahil hindi pa raw nililift yung restrictions sa education. Eh, yung mayor na yung nagsabi na hindi eh. Mayor na yung nagsabi na wala nang restriction sa mga schools. Mayor mismo yung kausap ng senador eh. O tapos, ilulusot mo pa rin dun sa nasabihin mo, hindi nagli-lift? Hindi pa rin nagli-lift ng restrictions sa mga schools? Yun. So, itong nagaganap na to sa UP, matagal na to. September pa to, if I'm not mistaken eh. May date pa to. So, nasabon na to ni Pia Cayetano. Itong UP. And then, kagabi nga, ang nangyari is, hinold muna nila yung budget ng UP. Dahil meron daw mga senador na may problema. Isa rin po sa naging malaking issue nung nakaraan, binawasan daw ang budget ng UP. Ng 2.5 billion pesos. Actually, mali po itong balita na ito. Mali po itong balita na ito. Hindi po 2.5 billion ang ibinawas sa budget ng UP. Ang ibinawas ay hindi 2.3 billion, kung hindi 23.4 billion.
So in the end, mga kakotsero, yung budget po ng UP, so ito, siguro napag-usapan na behind the scenes, yung mga nagkwentuhan na, nag-usap na paano mo magkakaroon ng budget ng UP, etc., etc. So nasettle na. Ang inaprubahan ay kalahati, less than half pala. Almost half ng kanilang proposed budget. 44.1 billion yung kanilang proposed budget. Pero ang inaprubahan ng ating Senado ay 23.48 billion lamang. I'm curious, mga kakotsero. I'm very, very curious. Ano kaya yung dahilan kung bakit binawasan ang budget ng UP? Dahil kaya yan sa mga sa problemang to? Please click subscribe po dito sa ating YouTube channel, Coach Jared. Pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page. Coach Jared din ang pangalan, at see you again tomorrow on our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. I'll see all of you tomorrow. Bye!